9 AM po, nag-uumpisa na po kami mag-ayos ng pagkain po, nagluluto. Mga ilang kilo bang babayo na ubos sa maghapon? Sa pork belly po, yung yen po, 40 kilos. Yung ibang yen po, ay yung ibang karne naman po, nasa 10 kilos po, araw-araw. Sa tilapia, ilang kilong nauubos niya sa maghapon? 10 kilos din po. Kasi nagsimula po yung karinderya namin sa lolo at lola ko po. Sinagsama po yung pangalan nila. Yung lola ko po, Asuncion Zamora. Yung lolo ko naman po, Zosimo Zamora. Yung lola ko po, taga Bicol. Yung lolo ko po, taga Leyte. Bale, pinasa na po sa tita ko. Then, nung nawala na po yung tita ko, last year, sa papa ko naman po ang nag-handle. Bale, mula nung pinasa po sa amin, kami yung magkakapatid po sa papa ko at mama ko po ang nagtutulungan po sa karinderya ngayon. Sir, wala naman po talagang sikreto eh. Ang pinakaano lang namin dito, sir, yung serbisyo maayos, tsaka sinasamahan po namin ang pagmamahal yung pagluluto namin, sir. Sir, pero minsan inaabot kami ng gabi po. Pero nauubos naman po yun. Kapag hindi po naubos, yung iba pinapamigay po namin sa nangangailangan. May na-experience na ba kayo na halimbawang pumunta rito ang mga customer na halimbawang nagpipitid, nag-order lang ng kanin sa kayong libreng sabaw at gulay? Opo, naka-experience na po kami nun. Pero minsan po hindi na namin po yung pinapabayad. Katulad po ng construction worker. O kaya ng pedi cab driver. Pagka ganun po, nililibre na lang po namin yung rice. Maliit na bagay na lang po yun, pero malaking tulong na rin po sa kami. Kanin at libreng sabaw, magkano yung rice? 15 po. 15 pesos, makakakain na kayo ng tanghalian! Simula 1970s po. Ito pong karinderya. Bale, umuupa lang po kami dito. Yung totoong mayari po na ito is kumari po ng lolo at lola ko po. Parang pamilya na rin po ang tingnan ko. So hanggang ngayon, nag-uupa pa rin kayo dito? Okay. Maraming salamat sa lumay. Thank you po. At God bless. Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa iyo, sweetie. Magandang araw sa iyo, Dada, at magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Zubelo Rojas at sakop ng Makati. At tatawid din tayo ng South Luzon Expressway. Makati pa rin yung tatawiran natin. Ayan! Ngayon nga pala ay September 1, 2022. Bear month na, sweetie. Yes, Merry Christmas mo! In advance. Ngayong araw, mga kabayan, sweetie, ay dadali natin sila sa isa sa mga kainan dito sa Makati. Mm-hmm. Sa may kahabaan ng Zubelo Rojas. Ito ay legendary karinderya na. Yes. At hindi nagbabago yung lasa o yung timpla. At pangmasa talaga. Ngayon ang gagawin natin, mga kabayan, dito muna tayo sa may kahabaan ng Pablo Ocampo o yung dating Vito Cruz. Dahil yung Zubelo Rojas ay one way. Yes. So iikot tayo para matunto natin yung sinasabi naming karinderya. Alam niyo, mga kabayan, dito sa sinasabi naming legendary karinderya, sa halagang 15 pesos, solve ka na. Dahil isang kanin, may libreng sabaw dito sa kagulay. Sa mga nagtitipid. Oo, sa diba? Nagtitipid. Tingnan nyo, kanin, tapos sasabawan mo at may gulay, di ba? Ang sarap! So ito, kakaliwa tayo dito sa Arellano. At kakaliwa tayo ulit sa may Zubelo Rojas. Itong karinderya na ito, mga kabayan, pag nagawi kayo dito sa may part ng Maynila, malapit lang ito sa may Lasal. Pagtawid nyo sa may
Tafa Avenue, papunta ng Makati. Ito na, itong dinadaanan natin. Nakaliwa lang kayo dito sa may Sobel Rojas. Ito na, matatagpuan nyo na dahil itong krendere na ito ay dinadayo. Yes, tama ka dyan, Dada. Mm-hmm. At ang pinaka-espesya nila dito, yung nilagang baka. Saka yung liempo, tilapia, barbecue. At hindi lang yung mga sinabi ko ang matitikman nyo dito, kundi yung mga typical na Filipino food. Gulay, pata, at kung ano-ano pa. Yes, marami silang ano. Marami silang dish. Mm-hmm. Nasa kahaba na tayo ng Sobel Rojas, umikot lang tayo. Ang direction natin, doon na rin sa may Skyway, sa may South Luzon Expressway. Ito yung landmark, yung gas station ng Petron. Ayan na siya, oh. Oh, ayan. Dami pa nakapark. Ang oras na, 1:30 na. Oo, 1:30 na. Diba? Ayan, so since Carinderia, talagang tinatayo ito. Ito, yun ka sabi ko. So since Carinderia. Kumukulo-kulo pa, oh. Ang sarap niya sa kalamansi toyo sa kasili. Tapos, ayan ang sabaw. Yun! Bukod sa nilagang baka, may libreng sabaw. So, ito na yung mga tipikal na lasang titikman natin ng mga Filipino food. Siyempre, yung limpo, tilapia, sausawan. Tag-isa kami ng limpo ni Sweetie, minodo, nilagang baka, libreng sabaw ng baka, patang baboy, at yung anong tawag ito? Adobo. Ang bilis na ubos ng gulay. Dito pag nahuli-huli kayo, ubos lahat ang pagkain. Tapos itong pinamaganda, yung sinasabi ko sa inyo, kanin lang sa libreng sabaw. Oh, ayan. Woo! Di ba? Sabay lalagyan ng gulay. Oh, di ba? Kain na si Uti. Yes. Sabay higop ng sabaw. 50 na kanin, libreng sabaw, libreng gulay. Diba? Sol! Ang dami ng serve ng kanin nila dito. Ang lakas ng kanin? Hmm! Siyempre titikman natin itong limpo na isasaw-saw. Ubusan ako ng gulay, sayang. Oo, ang bilis. Kain po tayo. Kain. Hmm! Tumalab yung anghang. Tatlong sili yan. Sarap kaya. Madali lang matuntun. Tanto ng Sobel Rojas sa kanitong Dian. Dian Street. Sakop na ito ng Palanan. Barangay Palanan. Ang sarap lang yung po, no? Asin lang yung timpla. Asin lang. Saka kunting toyo. Magpaparami na naman tayo ng kain dito. Ay, sabaw lang. Andito na lahat ang lasa eh. Diba? Tikman natin. Ito yung nilagang baka, oh. Ano ito, medyo yung malambot na taba, yung litid-litid bang tawagin. Oo, hiwa. O, yan, lambot. Yan nga yung tindon. Oo. Ay, ito yung tindon. Ang lambot, oh. Mga apat na oras ito pinalalambot. Saka, duyot kalamansi, sili. Ito yung mga hinahanap natin pagkain. Talagang Filipino food. Yung kalye-kalye lang. Oy, salamat kuya. Yung tatagatak ang pawis mo. Tapos yung pinakain. Grabe, sarap. Tikman natin itong adobo. Yung adobong pork. Tikman mo. Manamis na manis, balance lang yung suka. Yung talagang typical na, no, na adobo. Yes. Minodo. Try mo minodo? Meron pa ako. Sige, kain ka lang. Kung ano yung natitikman yung luto sa pistahan, luto sa bahay,
Luto ng ating mo, luto ng nanay mo. Ito. Yun na yun. Yun na yun. Kinikita. Walang ibang nilalagay ng mga ingredients. Solido. Mag-order tayong bottled water. Sige. Huh? Lalo na itong tilapia. Na sarap kamayin. Lalagyan ito. Sarap. Paborito mo yan. Titipman natin itong pata. Ito yung namimiss ko noong nagtatrabaho pa ako sa film. Yes. Yung mga ganitong luto. Grabe. Sarap ng sarsawan ko. Hindi na uso mga serving spoon dito. Pagsaan to kanto? Isang order lang kasi yan. Pakonte. Tama. Itong tilapia, noon yung wala pang pandemya, depende sa laki. Mayroong 100, may 110. Pero ngayon yung malaki, ito 130 ito. Ang malak pa, 150. Tapos yung yimpo na isang ganon, bago pa i-chap-chap, 130. Mas mahal yung tilapia. Nauubos ko na yung rice ko dahil. Nauna mo ba ako? Talagang ang sarap pag ganito yung kinakain yung mga kabayan. Fresh air. Nga. Maamoy mo yung usok, ulam na. Usok ng barbecue? Yes, ulam na. Ay, di pa wala barbecue yung iniihaw doon, yimpo. Tuloy-tuloy yung ihaw ng yimpo kasi hanggang gabi ito. Hanggang gabi. Dito kung kakain kayo, patuloy na nakikita nyo ito na sa screen. Pwede. Pero yung nilaga, 11. 10:30 to 11 kayo makakakuha ng nilagang baka sa kayong sabaw. Yung yimpo, orderin nyo. Talagang ano, tawag yun, natural na natural ng lasa. Sa kayong nilagang baka. Pag 11:30 ng umaga, 12 hanggang 1:30 ng hapon. Punong-puno. Punong-puno. Yung nga lang kung magpa-park kayo, yan sa gilid. Pag may clearing, alis. Ito yung magandang view habang kumakain ka. Magbibilang ka ng sasakyan. Nako, may hilo ka dyan da. Hindi mo na naubos ang kanin mo? Hindi na. Gusto mo pa? Hindi na. Pero nasasarapan ako. Kain ko lang. Mamaya yung mga kinain natin, tatanungin natin kung magkano. Hindi na enjoy ko dyan sa tilapia mo. Sarap. Naubos ko na. Yung bihim po muna abos mo? Hindi. Ah, hindi oh. Ito oh. Pag-isayin na lang natin. Isa. Bago nakain. Ang sarap ng yung po talaga oh. Parang mauubos mo na. Hindi naman. Namimiss ko lang yung ano, yung sa probinsya, sa puno, sa ilalim ng puno ng mangga. Ah, tuwing hapon inuman. Kaso gin. Gin, Ginebra San Miguel, gin. Yun ang pinakamura eh. Ihaw-ihaw, tapos inom. Okay, napaparami ang kain natin. Uy, ako lang pala. Uy, kain na po. Tama na, busog na ako. Hintayin niyo yung bill. Tingnan mo yung usok, oh. Lipat sa damit natin, okay. Yung amoy. Okay lang yun, kasi kanin na lang ulam pagdating sa bahay. Amoy barbecue na tayo, amoy-amoy yan tayo. Susubo ng kanin, tapos amoy ako sa'yo. Oo. Barbecue. Barbecue. So, ito yung kinain natin. Dalawang liempo, 260, 130 ang isa. Oh, minodo, pata, oh, nilaga, adobo, 90. Ayan, 690, di ba? Ang saya, fiesta na. Ayan, ito na oh, nasa kanto lang tayo. Tapos pagka na namin, ituturo ko sa inyo yung South Luzon Expressway, tapos yung Skyway. Madali lang matuntun. Ayan na. Pagliko. So ayan na yung Skyway. Nagkukruz na tayo ng South Luzon Expressway. At pagpakanan, papunta na ng Alabang. Siyempre, pakaliwa, na pwede namang kumaliwa, papunta na ng North. Dire-diretso na ng NLEX. Akit lang kayo ng Skyway. Okay, sweetie, paalam ka na. Thank you, Dada. At sa inyo pong muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsama niyo sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now. Maraming salamat sa iyo, sweetie. At siyempre sa inyong lahat,
So, abang-abang na lang kayo na susunod pa nating gala, kainan, or mga update. Bye!